Ayan, kainin mo yan. Alam mo, Kayla, dyan ka na babagay. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Pangungutya ng tiya at pinsan ni Kayla sa kanya. Sinabunutan siya ng kanyang tiya, Linda, at sinubsob ang kanyang mukha sa sahig na may pagkain at buto-buto ng baboy ng kanilang pinagkainan. Madalas yun gawin kay Kayla, ngunit wala siyang magawa kundi manahimik at tiisin na lamang ang mga pangungutya at pangaapi sa kanya ng mga ito. Namatay na ang mga magulang ni Kayla, kaya inampon siya ng kanyang tiya, ngunit ginawa naman siyang nitong katulong. May anak itong dalawang babae at ito ang lagi nag-uumpisang gumawa ng gulo sa loob ng bahay para maibintang sa kanya ang pagkakamali ng mga ito at mapahiya na naman sa kanyang tiya. Linisin mo ang buong bahay, ha? Dapat pagbalik namin, malinis na ang lahat. Huwag kang tamad! Sigaw ng pinsan niyang si Syra. Ito ang matanda sa dalawang magkapatid na palaging naguutos kay Kayla, kahit hindi naman importanteng bagay kay Kayla niya ipapagawa at gagawa niya pa ito ng kung ano-anong kwento para masira lang ulit ang dalaga. Matapos nilang kumain ay agad na umalis ang mag-anak at naiwan lamang sa bahay nila si Kayla. Gutom na ang dalaga at labis na nangihina dahil hindi rin ito pinapakain ng maayos dahil kadalasan ang natitirang pagkain na lamang ang kinakain niya. Naupo ang dalaga sa harap ng lamesa. May mga platong puro tira-tira na lamang ang laman at halos wala na siyang ulam. Pero dahil gutom na siya ay sinimot na lamang niya ang mga pwede pa niyang makain. Napaluhan na lamang si Kayla nang maisip niyang iyon ang kanyang nagiging buhay ngayon sa piling ng kanyang tiya at mga pinsan. Samantalang noon buhay prinsesa siya dahil inaalagaan siya ng maayos ng kanyang mga magulang na ngayon ay pumanaw na. Mista-mista na ito ang kanyang ina. Ngunit wala naman siyang magawa dahil wala na ito. Wala din naman siyang kaibigan dahil lagi lamang siyang nasa loob ng bahay. Pagod sa kakalinis at kakasunod na mga utos ng kanyang kamag-anak. Hindi nag-aaral si Kayla. High school lamang ang kanyang natapos at tumigil na siya sa pag-aaral mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Ngunit nais niyang maging isang matagumpay na negosyante at nais niyang magkaroon ng sariling kumpanya balang araw. Pero naiisip ng dalaga dahil sa kanyang sitwasyon ngayon, alam niyang malabo na mangyaring iyon. 20 years old na ang dalaga, kaya nais niya sanang umalis na lamang sa bahay ng kanyang tiya at buhayin mag-isang kanyang sarili. Ngunit hindi naman siya pinapayagang umalis ng mga ito at lagi lamang siyang pinagtatawanan kapag sinasabi niyang gusto niyang maghanap ng trabaho at lumipat ng bahay. Isang gabi, nagplan siya ng damit ang dalagang si Kayla. Matapos niyang linisin ang buong bahay at maglaba ng mga damit ng kanyang pinsan. Mag-aalas 10 na ng gabi, pero kailangan pa niyang magplansya ng mga damit dahil gagamitin ito ng dalawang magkapatid. Kaya naman, kahit antok na ang dalaga ay nagplansya pa rin ito ng mga damit. Kinaumagahan, agad na hinanap ni Syra ang kanyang paboritong dress dahil gagamitin niya sa lakad nila ng kanyang nobyo. Ngunit nagulat si Kayla nang biglang may sumigaw sa harapan niya. Napabalikwas siya ng tayo at biglang naalala na nagplansya siya kagabi at bigla siyang nakatulog dahil sa antok. Pagtingin nito ay sunog na ang gamit kaya hindi na ito magagamit ni Syra. Labis ang galit ng babae sa dalaga. Sinabunutan at kinaladkad pababa ng hagdan. Wala kang kwenta? Ang kapal ng mukha mong sunugin ang damit ko? Naiinggit ka siguro kasi wala kang magandang damit tulad ng damit ko? Sigaw ng babae sa dalaga. Iniinda naman ni Kayla ang pagsabunod sa kanya ni Syra habang hinihila siya nito palabas ng bahay.
Anong nangyari? Tanong ni Linda kay Syra. Mami, sinunog niya yung paborito kong dress. Tugon ni Syra. Hindi ko po yun sinasadya, tiya. Nakatulog po ako kagabi. Pasensya na po. Pagpapaumanhin ng dalaga. Ngunit kahit anong gawin pagpapaliwanag ng dalaga, alam niyang hindi naman siya nito papakinggan. Patuloy siyang hinihila ni Syra papunta sa kanilang garden at pinaluhod siya sa may putik. Baka pati damit ko, sinunog mo din? Tanong ni Amanda kay Kayla. Ito ang nababagay sa'yo. Sinubsob ni Syra ang mukha ng dalaga sa putikan. Mami, ang dapat dyan, hindi pinapakain. Palamuni na nga, wala pang kwenta. Palpak! Sigaw ni Amanda kay Kayla. Napaluhan na lamang si Kayla sa mga ginagawa nila sa kanya. Ngunit wala siyang magawa para tulungan ang kanyang sarili. Hindi ka kakain hanggat hindi ko sinasabi. Yan ang bagay sa'yo! Dagdag pa ng kanyang tiya Linda at iniwan siya sa labas ng bahay na putikan ang kanyang mukha at damit. Malakas na hagulgol na lamang ang inilabas ng dalaga kahit nang gustong gusto niyang lumaban sa mga ito. Pero dahil wala naman siyang maipagmamalaki, mas minabuti na lamang niyang manahimik na lang. Tulad ng sinabi ni Linda, hindi nila pinakain si Kayla ng buong araw. Trabaho lang ang ginawa nito hanggang sumapit ang gabi. Dahil sa sobrang gutom ng dalaga, nagising siya ng kalahating oras ng gabi at nagpunta sa kusina para kumuha ng pagkain dahil gutom na siya. Pagtayo ng dalaga, agad siyang natumba dahil bigla siyang nahilo at nandilim ang kanyang paningin. Maya-maya pa ay nawala ito kaya tumayo ulit siya. Pagbabaan niya ng hagdan ay mas lalong hindi na niya kinaya kaya nahulog ito sa hagdan at nawala ng malay. Nagising si Kayla sa lamig ng tubig na bumuhod sa kanyang mukha at katawan. Agad siyang naupo at minulat ang kanyang mga mata. Nasa harapan na niya ang kanyang tiya at mga pinsan may hawak na timba si Linda na sa tingin ni Kayla siya ang nagbuhos ng tubig. Bakit ka nandyan? Di ba dapat naglilinis ka na doon sa kusina at dapat nagluluto ka na ng pagkain? Ang tamad-tamad mo talaga? Sigaw ng dalagang si Syra. Hay nako ate, sinabi mo pa. Dagdag ng kapatid nito si Amanda. Ano? Hindi ka pa ba tatayo dyan? Tanong ni Syra. Pinipilit tumayo ng dalaga. Pero ang bigat ng kanyang katawan at nahihilo pa rin siya. Ano ba? Bingi ka ba? Sigaw nito. Kaya naman, agad niyang hinawakan ang tenga ng dalaga at kinaladkad ulit siya nito papunta sa kusina. Ayan, dyan ka magtrabaho para matuwa naman kami sa'yo. Nakakairita yung mukha mo. Bilisan mo nga! Sigaw pa ni Syra. Nangihina si Kayla nang ginagawa ang trabaho sa loob ng bahay dahil halos isang araw na siyang hindi kumakain at lagi pa siyang pagod sa trabaho. Kaya ito ang naging epekto sa kanyang katawan. Mabuti na lamang at umalis ang kanyang tiya at mga pinsan. Kaya kumain agad siya at nagpakabusog dahil hindi niya alam baka hindi na naman siya pakainin ng mga ito. Makalipas ang ilang araw, pumunta ng palengke ang dalaga para mamili ng maluluto niya. Ngunit sa hindi inaasahan, isang lalaki ay nakabangga niya. Nahulog nito ang kanyang mga dala at agad na pinulot ni Kayla at humingi ng tawad. Nagkatitigan sila ng lalaki at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang dibdib na tila ba para siyang kinakabahan sa kaharap niya. Habang nagluluto ng pagkain si Kayla, dumating si Syra sa bahay nila kasama ang nobyo nitong si Herman. Agad na lumapit sa kanya si Syra at sinabi siya na ang bahala
sa niluto nitong vegetable soup. Tabi dyan, pumunta ka na lang muna doon. Utos si Saira at agad na inagaw kay Kayla ang sandok na panghalo sa pagkain. Hindi maitindihan ng dalaga dahil hindi naman nito inaako ang trabahong bahay sa kanya. Pero umalis na lamang siya dahil baka mapasama na naman siya dahil doon. Maupo ka muna, ihanda ko lang ang pagkain natin. Ngiting sabi ng dalaga sa nobyo. Wow ha, mukhang masarap ang niluluto mo. Ang bango eh, pagbati ni Herman dito. Siyempre naman, ako ang nagluto niyan eh. Tugo ng dalaga at hinain na kay Herman ang pagkain. Oh, tikman mo, ngiting sabi ng dalaga. Pinagmamasdan lamang sila ni Kayla habang nag-uusap. Ang totoong nagluto ng soup ay si Kayla, pero inangkin ni Saira para magpasikat lamang sa nobyo niya. Mmm, ang sarap nga. Yan ang gusto ko sa babae, magaling magluto. Tugon ni Herman, binigyan lamang siya ng ngiti ng dalaga at kumain na din ito habang pinagmamasdan ni Kayla. Ang dalawa, naisip niya ang lalaking nakasama niya noong mga nakarang araw. Hindi pa nito alam ang pangalan ng lalaki dahil hindi naman niya ito natanong. Halos ilang araw na din niyang hindi ito nakikita. Hindi maitindihan ng dalaga, pero sabik na sabik siyang makita ang lalaking yon. Nang pumunta siya sa palengke ay agad hinanap ng mga mata niya ang lalaki. Ngunit hindi niya iyon nakita, kaya nalungkot ang dalaga dahil hanggang doon na lang pala sila magkakakilala na hindi niya alam ang pangalan ng lalaki. Bigla na lang ito nawala, kaya gusto na lamang ng dalaga nakalimutan ito. Pero bakit kahit alam niyang wala namang importante sa lalaking yun, hinahanap-hanap niya ito at iba ang pakiramdam niya kapag naalala niya ang mukha nito. Tila ba nahulog na si Kayla sa lalaki na hindi niya namamalayan. Makalipas ang ilang buwan, gabi nang umuwi si Kayla. Madaling-madali ito dahil papagalitan na naman siya ng kanyang tiya. Dalawang lalaki ang nadaanan ni Kayla sa madilim na lugar, pauwi sa kanila. Takot na takot ang dalaga na mapansin niyang sinusundan siya ng mga ito. Halos patakbo na siyang naglalakad, ngunit hindi niya inakala meron ding lalaki sa harapan niya. Nabangga siya sa dibdib nito, kaya napatigil ang dalaga. Hoy, magandang binibini, bati sa kanya ng lalaki. Gustong tumakbo ng dalaga, pero wala siyang matatakbuhan dahil sa likod niya nandun din ang tatlong lalaki na umahabol sa kanya. Anong gagawin niyo sa akin? Baka sa boses ng dalaga ang takot at panginginig ng kanyang katawan. Simple lang, magpapakasaya muna tayo dito. Agad hinawakan ng lalaki ang kamay ni Kayla, dahilan para sumigaw na ito ng sumigaw, hanggang sa tatlong lalaki na ang humawak sa kanya. Kaya hindi na siya makapalag sa mga ito. Pinahiga siya ng mga ito sa kalsada. Dahil madilim doon at walang dumadaang sasakyan, walang nakakita sa kanila at wala rin nakakarinig sa mga sigaw niya. Jackpot tayo nito? Nananabik na sabi ng lalaki kay Kayla. Sino ka? Isang lalaki ang kumalabit sa mga lalaki at agad itong sinuntok. Nakipagsuntukan ng apat na lalaki sa lalaking dumating para iligtas ang dalaga. Agad na tumayo si Kayla at inayos ang kanyang damit. Pinagmasdan niya ang lalaki nakikipagsuntukan sa mga nagtangka sa kanya na tila ay nagmumukhaan niya ito dahil sa liwanag ng buwan. Sinapaan nito ang isang lalaki na nakahigad sa kalsada at ininda ang kanyang mga suntok. Hindi na kami lalaban, sambit ng lalaki, kaya hinayaan na lang ito at agad na tumakbo palayo. Ayos ka lang ba? Tanong nito sa dalaga.
Ayos lang. Salamat. Ba't ba kasi naglalakad mag-isa? Alam mong maraming siraulo dito. Isa pa, gabi na. Dapat hindi ka na lumalabas ng ganitong oras. Sabi ng lalaki na tila ba ay pinapagalitan siya nito na parang anak niya. Pauwi na ako, sambit ng dalaga. Ihatid na kita, baka balikan ka na mga yun, sabi nito sa kanya. Habang naglalakad silang dalawa, napag-usapan nila ang unang pagkikita nilang dalawa at tinanong din ng dalaga ang pangalan nito na niyang gustong malaman. Libert, pero tawagin mo na lang akong Bert, pakilala ng binata sa kanya. Kayla, ngiting sabi ng dalaga. Matapos magkakilalahan ng dalawa, sakto naman ang pagdating nila sa bahay ng dalaga. Takot na naman ang nararamdaman ni Kayla dahil alam niyang hindi lang sinturon ang aabuti niya sa kanyang tiya. Sige, dito na ako. Salamat sa paghatid ha. Pagpapaalam ng dalaga at agad na pumasok sa kanilang gate. Sandali. May sasabihin pa sana si Libert sa kanya pero ano pa at nakapasok na ito sa loob ng bahay. Pagpasok ni Kayla sa loob ay agad na bumungad sa kanya ang nag-aapoy na tingin ng kanyang tiya Linda. San ka galing? Bakit inabutan ka ng gabi sa labas? Iniwan mo ang mga trabaho mo dito sa bahay? Para lang makipaglandian sa mga lalaking ano? Malandi ka talagang babae ka? Tulad ka ng nanay mo? Sigaw ni Linda sa dalaga at agad na hinampas ito ng sinturon. Rinig na rinig ni Libert ang sigawan sa loob ng bahay. Nais niyang pasukin para masiguro kung ayos lang ba ang dalaga. Ngunit mas pinili na lamang niyang hayaan at huwag na lamang mangialam sa mga ito. Pero hindi maalis sa isip niya kung ano ang sitwasyon ng dalaga sa loob ng kanilang pamilya. Hindi pa nasasabi ni Kayla ang kanyang buhay sa binata. Kaya ang buong akala ng binata, maayos ang kalagayan niya sa mga ito. Kinaumagahan, muling nagkasalubong ang landas ng dalawa sa palengke. Ngunit iniwasan ito ng tingin ni Kayla. Hindi dahil sa pinagalitan siya ng kanyang tiya, kundi dahil kasama nito ang dalawa niyang pinsan na si Syra at Amanda. Ayaw niya lang madamay ito sa kanya dahil baka pag-isipan sila lang masama ng kanya mga pinsan at ayaw niya mangyari yon dahil mapapahamak lamang ang buhay ng binata sa kanya. Kayla, hindi mo ba ako naririnig? Pangungulit ni Libert dito habang sinusundan ang dalaga. Huwag kang lumapit. Layuan mo na ako, okay? Utos ng dalaga sa kanya habang patuloy pa rin sa paglalakad. Pero bakit? Ano bang nangyari? Pinagalitan ka ba dahil may kasama kang lalaki? Dahil ba sa akin? Pangungulit na tanong nito. Tumigil ang dalaga sa paglalakad. Huwag mo akong susundan at huwag na huwag mo akong kakausapin, sabi ng dalaga at nagpatuloy sa paglalakad. Susunod na sana si Libert nang bigla siyang tignan ng dalawang babae na tila ba nandidiri ang mga ito. Hindi maintindihan ni Libert kung anong nangyayari, kaya naman mas lalo niyang gustong malaman kung ano ang totoong nangyari sa dalaga. Nais niya itong tulungan dahil naalala niya ang sinabi niyo ng gabing nagkikita sila sa lugar na palagi nilang pinupuntahan noong sila ay mga bata pa. Sinabi niya sa dalaga na lagi niya itong proprotektahan at lagi niya itong sasamahan sa lahat ng pagsubok ng kanyang kakaharapin. Bago ang lahat ng ito, noong 2013, sa edad na 10 taon, magkaibigan si Libert at si Kayla. Matalik silang magkaibigan dahil ang mga magulang nila ay magkaibigan din. 13 years old noon si Libert at lumipat sila sa probinsya. Naiwan niya si Kayla at hindi siya nakabalita tungkol dito. Nalaman na lamang niya makalipas ang 5 taon na matay ang mga magulang nito.
kay Labis din siyang nalungkot sa mga nalaman niya. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na maayos naman ang kalagayan nito dahil kinupkop siya ng kanyang tiyahin. 3 taon ang nakalipas. Bumalik ulit si Libert sa lugar nila at hinanap ang dalaga. Ngunit hindi niya ito makita. Nagtanong-tanong ito sa mga kapitbahay nila dati at doon niya nalaman na lumipat na rin ito ng bahay. Ngunit ang mas kinababalisa ng binata nung nalaman niya na trauma si Kayla sa nangyari sa kanya mga magulang at isang araw nabangga ito ng sasakyan at nagkaroon ng amnesia. Lahat ay hindi niya naalala at ang iniisip ng binata ay baka pati siya ay nakalimutan na rin ito at tulad ng akala niya, yun nga ang totoong nangyari. Matapos ang lahat na pagpasyahan ni Libert na bantayan ang dalaga, saan man ito magpunta, lagi niya itong sinusundan lalo na't alam niyang hindi maganda ang sitwasyon niya sa piling ng kanyang tiyahin. Hanggang sa isang araw, nakita ni Libert si Kayla sa gilid ng puno. Nakaupo ito at tahimik na pinagmamasdan ang ulap sa kalangitan. Nilapitan niya ang dalaga at apagtanto nito na tila umiiyak ang dalaga ng sobra dahil namumugto ang kanyang mga mata. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Libert, ngunit hindi lang umimik ang dalaga. Kayla, makikinig naman ako sa'yo eh. Sabihin mo, may problema ba? Tanong ulit nito. Tinigdan siya ng dalaga at umiling-iling lang ito. Binigyan siya ng matamis na ngiti. Ngunit alam ng binata na may pinagdadaanan ang dalaga dahil bakas sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangan magpanggap. Mas mabuting ilabas mo yan kaysa kimkimin mo dahil mas lalong bibigat ang pakiramdam mo kung hindi mo yan ilalabas. Sabi ng binata, yumuko ang dalaga at maya-maya pa umikbi ito. Alam ng binata na umiiyak na ito. Kaya naman, napapikit na lamang siya na makitang ganun ang kalagay ng babaeng mahal niya. Mahal niya si Kayla simula nung bata pa lang sila. Hindi man ni Kayla yun alam, pero siya, alam niya kung ano ang nararamdaman niya na mga panahon na yun. Hinawakan ni Libert ang likuran ng dalaga at hinaplos-haplos ito. Nandito lang ako, tandaan mo yan. Sasamahan kita sa lahat ng problema mo. Yun ang pangako ko. Sambit ng binata sa dalaga. Bakit ang hirap ng buhay? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Bigla na lang akong nakaramdam ng lungkot. May namimiss akong tao at gusto kong makita. Pero bakit parang wala akong maalalang tao na ganun? Sobrang hirap. Lumaki ng ganitong buhay. Namatay ang ina at ama ko. Tapos ako ngayon, naghihirap sa kamay ng kamag-anak ko na tinatatawa kong parang hayop. Walang tigil na tumutulo ang mga luha ng dalaga. Habang nagsasalita, naalala niya yung mga magulang niya. Pero ang binata, hindi niya maalala. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Ayaw man ang binata na makitang ganun ang kalagayan ng dalaga. Wala siyang magawa, pero nais niya itong tulungan. Hindi ba maayos ang lagay mo sa inyo? Sinasaktan ka ba nila? Napansin ng binata ang pasa sa braso ng dalaga. Kaya niya iyon na tanong. Hindi ko alam kung bakit nila yun ginagawa sa akin. Sa tuwing may makikita silang mali sa akin, kahit napakaliit o simpleng bagay lang, halos patayin na nila ako sa sakit. Tugon ng dalaga. Bakit nila yun ginagawa? Siguro, kapalaran ko talaga yung ganitong buhay. Hindi ko nga alam kung makakaalis pa ba ako sa ganitong sitwasyon ko eh. Baka habang buhay na akong ganito. Tumingin ang dalaga sa mga mata ng binata. Baka sa mga mata nito ang awa sa kanya.
Huwag mo kong kaawaan dahil lang doon, sambit ang dalaga. Hindi sa kinakaawan kita, humahangal lang ako sa'yo dahil hinaharap mo ng buong tapang ang mga nanakit sa'yo ng kahit anong ginagawa nilang pananakit sa'yo, hindi mo nagagawang gumanti sa kanila o mag-isip ng masama para sa kanila. Paliwanag ng binata. Hindi ko kayang gumanti. Alam kong kasalanan yon, pero gusto kong patunayan sa sarili ko at sa kanila kung hanggang saan ang kaya ko marating. Niyakap ng binata ang dalaga. Tutulungan kita. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang dapat kong gawin para makatulong. Sabi nito, mahirap para sa kanyang hayaan na lamang si Kayla at tignan ang buhay nito ng ganun-ganun na lang. Kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para sa dalaga. Pag-uwi ni Kayla, nakita nito na sa labas ng bahay nila si Erman, ang nobyo ng kanyang pinsan na si Syra. Miss, dito ka nakatira? Tanong ni Erman kay Kayla. Tinitigan siya nito na parabang kinikilala kung sino. Wala dito si Syra. Umalis sila ng kapatid niya. Agad na sagot ang dalaga at pumasok sa gate. Sandali, pwede ko naman silang hintayin sa loob, di ba? May kailangan lang akong sabihin sa kanya, kaya ako pumunta dito. May importante kaming pag-uusapan. Pakiusap nito. Kaya naman, pinapasok na lamang ito ni Kayla dahil kilala naman niya ito at alam niya namang wala itong gagawing masama. Maupo ka na lang muna, ipagluluto na lang kita ng soup, sabi ng dalaga. Sige ba, marunong ka magluto? Tanong nito, na tila nag-aalinlangan pa. Bahagyang ngumiti ang dalaga sa kanya bilang tugon bago siya iniwan sa sala. Mag-isa lamang doon si Erman sa sala. Kaya naman, nilibot niya ang kanyang tingin sa mga litrato na kasabit sa pader. Nagtaka ito dahil isang picture ng dalaga hindi niya makita. Kahit man lang kasama siya sa picture, wala kaya. Pumunta ito sa kusina at tinanong si Kayla. Kapatid ka ba ni Syra? Pero ang alam ko, silang dalawa lang ni Amanda ang anak ni Tita Linda. Sabi ng binata. Hindi nila ako kapatid. Pinsan nila ako sa papa kong namatay. Inampon nila ako, kaya ako nandito. Tugo ng dalaga. Bakit wala kang kahit isang picture sa sala? Takot ka ba sa kamera? Tanong pa ni Erman. Hindi naman sa ganun. Hindi lang talaga ako mahilig sumali sa kanila kapag kumukuha ng picture. Tugon na lamang ng dalaga kahit hindi naman iyon totoo. Hindi na sumagot si Erman kahit tinignan ito ng dalaga. Bakit? Tanong nito nang makitang tinitigan siya ng binata. Napakaganda mo. Yung mga mata mo, ang gandang tignan. Sabi ng binata. Agad nahiya ang dalaga dito dahil alam niya kung sino ang kausap niya. Kapag nakita ito ng kanyang pinsan, Jack, magagalit na naman ito sa kanya. Hintayin mo na lang ako doon sa lamesa. Matatapos na ako dito. Walang ibang masabi ang dalaga, kundi gumawa na lang ito ng paraan para mapalayo ng konti sa kanya ang binata. Matapos, ihain ni Kayla ang vegetable soup sa kanya, agad itong minaamoy sa pagkain. Ikaw lang ba ang magluluto dito? Tanong ni Erman na ikinatango lang ng dalaga. Habang tinitikman ni Erman ang pagkain, naalala niya yung araw na sabi ni Syra na siya ang nagluto ng soup na yon para sa kanya. Nagluluto rin ba si Syra dito? Tanong ni Erman. Mas mabuting ikaw ang magtanong yan sa kanya, sabi ni Kayla. Hintayin mo na lang sila dito, may gagawin pa kasi ako, dagdag pa ng dalaga bago umalis. Nang oras na yon, napagtanto ng binata na hindi si Syra ang nagluto ng soup para sa kanya. Ibig sabihin, nagsinungaling ito sa binata.
mayaman ang pamilya ni Erman. Halos lahat ng gusto ni Syra binibigay ni Erman. Lagi niya rin itong sinusuportahan sa lahat ng bagay. Sa halos 3 taon nilang pagsasama ni Syra, ang buong akala niya, kilala niya ng lubos ang dalaga. Pag-uwi ni Syra, hindi na niya naabutan si Erman dahil umalis na ito at hindi na siya hinintay na dumating. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Kayla ng 3:00 ng umaga. Nakaimpake na ang gamit nito at alam niyang nasa labas na din ng bahay si Liebert. Napagplanuhan nilang tumakas sa kanyang tiya at maghanap ng matitirhan para magsimula ng bagong buhay na wala sa kamay ng mga malulupit niyang kamag-anak. Pagbaba ng hagdan ng dalaga, dahan-dahan siyang naglakad. Ngunit ang hindi niya alam, gising pala ang kanyang tiya. "Saan ka pupunta?" Tanong nito, mabilis tumibok ang dibdib ng dalaga sa takot. "Tatakas ka? Ang lakas naman ng loob mong tumakas sa amin. Bakit? Kaya mo na bang sarili mo? Pagkatapos kitang arugain, palakihin, tatakasan mo lang kami?" Sunod-sunod na sumbat sa kanyang nito, sabay hawak sa kanyang buhok at kinaladkad papunta sa taas. "Tiya, tama na po. Nasasaktan na ako." Sigaw ng dalaga. Rinig ni Liebert mula sa labas ang sigaw ng dalaga. Kaya naman, nangamba ito na baka kung ano ang mangyari sa dalaga. Hindi na ito nagdalawang isip pa, agad niyang binuksan ang gate at pumasok sa bahay. "Kayla!" Tawag ng binata na makita nitong pinasok sa loob ng kwarto ang dalaga. Naabutan naman niya ito, kay hindi siya nasaraduhan sa loob. "Liebert!" Sambit ang dalaga na makita nito ang binata. Agad siyang nagtago sa likuran ng binata dahil sa takot. "Tumakbo ka na, Kayla!" utos ni Liebert sa kanya. "Ayoko! Hindi kita iiwan dito!" tugo ng dalaga. "Wow naman, Kayla! Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kasama ka palang ulupong?" tanong ni Linda. "Anong gagawin niyo? Magtatanan kayo? Magbabahay-bahayan kayo? Hindi ka pwedeng umalis dito, Kayla!" sabi ni Linda at pilit na hinihila ang dalaga na itulak naman ito ni Liebert dahil sa pagprotekta kay Kayla. "Tumakbo ka na!" utos ang binata. Agad namang tumakbo ang dalaga palabas at sumunod ang binata. Naabutan naman sila ni Linda kaya agad itong hinawakan ang buhok ng dalaga. "Tatakasan mo pa ako, ha? Akala mo ba makakaalis ka dito ng mapayapa?" inis itong sabi bago binitawan ang dalaga. "Tiya, ang tagal ko nang tinitiis lahat ng pananakit niyo sa akin. Tinuturing niyo akong hayop sa bahay na to." "Wag na wag ka nang babalik dito. Wala kang utang na loob, Kayla!" sigaw nito kahit na malayo na ang dalawa. Dumating naman ang dalawang magkapatid at tinanong ang nangyari. "Palpak! Tulog kasi kayo ng tulog. Ang walang yan na yun, tinakasan tayo!" sabi ni Linda sa kanya, mga anak, sahil sa inis kay Kayla. "Mabuti nga at umalis na yun. Problema lang yan sa bahay, palamunin pa," sabi ni Syra. "O sige, ikaw gumawa lahat ng gawaing bahay, ngayong wala na yung Kayla na yun," sabi ni Amanda sa kanya. Dahil wala na ang dalaga, mapipilitan ang 3 mag-anak na gawin ang lahat ng ginagawa ni Kayla sa loob ng bahay. Habang si Kayla, namumuhay ng mapayapa at wala na mag-uutos sa kanya, magiging malaya siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Makalipas ang 6 na taon, maraming nakatutok na kamera kay Kayla habang nakatayo ito sa maraming tao. "Ma'am, ano po ang naging inspirasyon niyo para matupad ang inyong mga pangarap at saan po kayo kumuha ng lakas para tuparin ang mga ito?"
Tanong ng reporter at itinutok sa kanya ang mic. Huminga ng malalim ang dalaga at tumingin sa kamera na naka-access sa lahat ng telebisyon at napapanood siya sa buong mundo. Sa totoo lang, laki din ako sa hirap. Ang naging inspirasyon ko para matupad ang pangarap ko, ito ay ang aking mga magulang na matagal lang pumanaw. Pero iisa lang ang pinagkuhanan ko ng lakas para tuparin ang lahat ng ito. Yun ay ang mga taong pilit akong binababa sa pangarap ko. Yung taong kahit kadugo mo, pilit kang aapakan para hindi ka makabangon. At yung mga pinsan mong pilit na didudumihan ang pangalan mo para mabura ka sa buong mundo. Ginawa kong lakas ang mga yon para makarating ako dito sa kinatatayuan ko ngayon. Paliwanag ng dalaga. Ano po ang masasabi nyo sa mga taong yon kung sakaling napapanood ka nila ngayon? Tanong ulit ng reporter. Gusto ko lang sabihin sa kanila na eto na ako, yung dating pangarap niya para sa mga anak niya, ako ang tumupad. Pero hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko at sa pamilya ko. Tugon ng dalaga. Nagpalakpakan ang mga taong nakapalibot sa kanya at patuloy siyang kinukuhaanan ng litrato. Mami, totoo ba yung napapanood natin? Nanginginig na boses ni Amanda na mapanood nila si Kayla sa TV. Bakit siya nandyan? Ako dapat ang nandyan, Mami, at hindi siya. Inisasabi ni Syrah. Lahat sila natulala sa napanood. Hindi makapaniwala ang lahat na naging sikat at mayaman na si Kayla mula nang lumayas ito sa kanila. Dahil doon, mas lalong nainis ang dalawang magkapatid sa dalaga dahil ang mga pangarap nila ay kay Kayla natupad. Dahil sa pagnanais ni Syrah maging sikat at isang modelo sa industriya, sinubukan niyang pumasok sa isang kumpanya bilang isang modelo ng produkto nila. Ngunit hindi ito natanggap sa lahat ng pinasukan niya. Kaya naman, mas lalong nagalit ang dalaga. Ano ba kasing mali sa akin? Maganda naman ako, sexy naman ako, pero bakit hindi ako matanggap-tanggap sa trabahong to? Sigaw ni Syrah habang naglalakad sa kalsada. Napatigil ito na makita may nakapaskil sa pader na naghahanap ng modelo sa isang sikat na brand na pabango ang produkto ng kanyang pagmomodelan. Kaya naman, agad na tumawag ang dalaga sa kumpanya at nag-apply bilang isang modelo. Pinagmamasdan ni Kayla ang bio data ni Syrah habang nakaupo siya sa kanyang desk chair. Sige, papasukin mo. Utos niya sa kanyang sekretarya. Pagpasok ni Syrah sa opisina, namangha ito sa kanyang nakita. Napakaganda sa loob, malinis at mamahalin ang mga gamit na makikita rito. Good morning po. Ako nga po pala si Syrah. Pagbati ng dalaga sa nakatalikod na babae. Bakit mo gustong mag-apply sa kumpanya bilang isang modelo ng aming brand? Tanong ni Kayla. Walang kamalay-malay si Syrah na ang babaeng kausap niya ay si Kayla pala. Nais ko pong maging isang sikat na modelo. Matagal ko na pong pangarap yon at nais ko pong makatulong sa pamilya ko. Tugon ni Syrah. Ano ang mga kaya mong gawin? Kaya ko pong mag-model, ma'am. Kaya ko pong gawin lahat ng ipapagawa niyo sa akin. Gagawin ko po. Tugon ng dalaga. Talaga? Kahit ano? Tanong naman ni Kayla. Opo. Tanggapin niyo lang po ako sa kumpanya niyo. Pakikiusap ng dalaga. Napangiti naman si Kayla bago binaling ang tingin kay Syrah na nakayoko sa kanya. Maganda ka. Sexy. Magiging isa kang sikat na modelo sa kumpanya ko, Syrah. Sambit ni Kayla. Tanggap ka na. Dagdag pa nito. Dahil sa tuwa ni Syrah, agad itong napaangat ng ulo at nakita ang mukha ng kanyang kausap. Kayla? Nagtatakang tanong nito. Bakit ikaw ang nandito? Tanong pa nito na ikinangiti lang ni Kayla at lumapit sa kanya. Hindi ba't ikaw dapat ang tinatanong ko niyan?
Bakit ka nandito? Pabalik na tanong ng dalaga. Lumayo ito kay Syra at kumuha ng wine glass na naglagay ito ng kaunti at ininom niya. Alam mo, ang saya mabuhay ng mapayapa. Kung noon, nakatira lang ako sa maduming bahay at masikip na kwarto ng aking tinutulugan, palagi akong gumagawa ng lahat ng gawain. Halos walang makain, walang ari-arian na kahit sinti mo. Pero ngayon, lahat nakikita mo ay akin. Tumingin ito kay Syra. Papayag akong maging modelo ka ng kumpanya ko. Alam ko namang may potential ka. Pero sana lang ayusin mo para magkaitindihan tayo at matupad mo ang pangarap mong maging isang sikat na modelo. Sabi ng dalaga at lumabas ng opisina. Natameme si Syra sa mga sinabi nito. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa sobrang hiya dahil noon si Kayla ang kawawa sa kanila at ngayon tila nabaliktad ang mundo nilang dalawa. Nakakainis talaga yung Kayla na yan. Ang yabang porket nagbago na ang buhay niya. Inis na sigaw ni Syra pag-uwi niya ng bahay. Pabato nitong ibinaba ang kanyang bag na hawak. Bakit ate? Nakasalubong mo ba ang Kayla na yon? Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ni Amanda na tila gustong-gustong malaman ang nangyari. Ang yabang niya? Siya ang may-ari ng kumpanyang na-applyan ko bilang isang modelo? Sabi ng dalaga na ikinagulat ng kanyang ina at kapatid. Ano? Seryoso ba yan? Tanong ni Amanda. Tinarayan lamang siya ni Syra bago nagsalita ulit. Tinanggap niya ako bilang modelo, pero hindi ko alam ang gagawin ko. Tatanggapin ko ba to o hindi? Pero mami, pangarap ko maging modelo. Naghanap na ako sa ibang kumpanya, pero wala akong ma-applyan. Siya lang yung kumuha sa akin, kaya ayokong palampasin to. Sabi ni Syra. Syra, makinig ka, sabi ni Linda. Tama ang ginawa mo. Ngayong naka-apply ka na sa kumpanya niya, sirain mo, agawin mo lahat ng ari-arian niya. Agawin mo ang kasikatan niya at pagbagsakin mo siya. Ngiting sabi ng kanyang ina na ikinangiti din ni Syra. Magandang ideya yan, mami. Tama ka, hindi ko dapat to palampasin. Ako ang dapat na nasa posisyon niya at hindi siya. Balang araw, magiging akin din ang kumpanya niya. Habang naglalakad sa kalsada si Kayla, papalapit sa sasakyan na nakaparada sa kanyang harapan, labis ang kanyang ngiti dahil makikita na naman niya ang lalaking palagi nagpapasaya sa kanya. Hi! Bati ng dalaga na makapasok siya sa loob ng sasakyan. Hello! Mas lalo ka atang gumaganda ngayon ha, nakangiting sabi ni Liebert. Siyempre naman, kasama ulit kita eh. Tsaka, kahit anong pagod ko sa office, mawawala yun basta ikaw ang kasama ko. Paglalambing ng dalaga sa binata. Ikaw talaga? Gusto mong kumain tayo sa labas? Tanong ni Liebert. Oo naman, sakto, nagugutom din ako eh. Si Liebert ang dahilan kung bakit natupad ni Kayla ang kanyang mga pangarap. Tinulungan siya nitong makaahon at maging malakas sa mga pagsubok. Sa sobrang lapit ang loob ng dalaga sa binata, unti-unti na siyang nahuhulog dito. Unti-unti niyang minamahal ang binata. Ngunit hindi niya pa ito sinasagot dahil gusto niyang maging handa ang lahat bago sila maging magkasintahan. Halos 6 na taon na rin ang pagliligaw ng binata kay Kayla, pero hindi pa nito nasasabi sa dalaga ang tungkol sa kanyang nakaraan nung sila ay mga bata pa. Tila hindi pa rin ito maalala ng dalaga, kaya ginagawa niya ang madalas nilang gawin noon. Thank you nga pala sa lahat ng tulong mo sa akin ha. Alam ko namang wala ako sa ganitong posisyon ngayon kung hindi dahil sa iyo eh, sabi ng dalaga. Habang naglalakad sila sa mini fountain
ng kanilang nadaanan. Ano ka ba? Sino ba ang magtutulungan kundi tayo lang din? Tsaka, nangako ako sa'yo, diba? Hindi kita pababayaan. Hinawakan ng binata ang braso ng dalaga. Kinapatigil ito sa paglalakad. Ito ang tandaan mo, Kayla. Ano man ang mangyari, andito lang ako sa tabi mo. Kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Darating ako para sa'yo. Saad ng binata. Naiintindihan mo ba? Tanong nito na ikinatawa ng dalaga. Opo, boss. Naiintindihan ko po. Mabuti naman. Tinitigan ni Liebert ang mga mata ni Kayla. Dahilan upang makaramdam na naman siya ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at tinignan ang mga mata nitong mapupungay, pababa sa kanyang mga labi at dahan-dahang lumapit sa mukha ng dalaga. Ngunit biglang tumunog ang cellphone nito. Kaya naman huminga na lamang ng malalim ang binata. Hindi mo ba sasagutin? Baka importante yan, sabi ng dalaga. Pagkuha ni Liebert sa kanyang cellphone, napailing-iling na lang ito dahil tumawag ang kanyang kaibigan. Bro, kumusta? Tanong ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Ano ka ba? Bakit ka tumawag? Alam mo, sorbo ka talaga kahit kailan. Inis na pabulong ni Liebert sa cellphone na ikinatawa na lang ng kanyang kaibigan. Kinabukasan. Good morning, ma'am. Bati ng mga empleyado kay Kayla habang papasok siya sa kumpanya. Ngiti lang ang sinasagot ito sa mga empleyado. Habang naglalakad, nakita naman siya ni Syrah na nasa gilid ng entrance door. Napansin nito kung gaano kasikat ang dalaga sa kumpanya at kung paano ito igalang ng mga tao sa loob at labas. Kaya mas lalo itong nagkakaambisyon na maging katulad din ni Kayla. Pagsakay ng elevator ni Kayla, agad ding pumasok si Syrah. Kaya naman, nagtagpo ulit ang kanilang landas. Good morning! Pagbati ni Syrah dito, nginitian lamang siya ng dalaga. Kaya naman, naging awkward ang paligid para sa kanila. Kayla, sorry nga pala sa mga ginawa namin nila mami sa'yo noon. Hindi naman talaga namin yung gusto gawin sa'yo. Sadyang, napatigil sa pagsasalita si Syrah nang huminto ang elevator sa 15th floor ng building. Syrah, merong rules sa kumpanyang ito. Ang number one rules, huwag mong dadalhin sa loob ng kumpanya ang issue mo sa labas. Focus sa trabaho at huwag sa mga personal na mga bagay. Sabi nito bago umalis. Dahil sa ginawa ni Kayla, natameme na naman si Syrah habang padabog itong lumabas sa elevator. Okay, simulan na ang shooting. Utos si Kayla pagdating niya sa shooting room. Pwesto na guys, pati yung dalawang model, pumunta na sa unahan. Utos ng lalaking director na nakapwesto sa monitor. Nakaupo naman sa gilid nito si Kayla dahil papanoodin niya ang mga model at isa rin siya sa mga dedirect dito. May mga linya silang kinabisa para sa mga shoot, kaya naman pinagmamasdan ni Kayla kung paano nila ito bigkasin. Napakunot noon na lamang si Kayla nang hindi ito makuha ang nais niyang emosyon na ibinigay ng mga model. Guys, lagyan niyo naman ng emosyon. Hindi ko makita yung emosyon. Hindi lang dapat kayo magaling magsalita. Dapat niyo rin iparamdam kung ano ang emosyon na gusto niyong ipahiwatig. Paliwanag ng dalaga. Ulitin ang shoot. Kena, pwede ka muna mag-break. Si Syrah muna ang kukunan ng shoot. Dagdag pa ng dalaga. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Syrah sa sinabi nito. Ayaw niya mapahiya sa mga taong nandun. Gusto niyang ipakita na mas magaling siya kaysa sa kasama niya. Okay, break time muna guys. Sabi ni Kayla sa lahat. Kaya naman, agad nagsilabasan ang mga tao. Lalabas na sana si Syrah. Ngunit, tinawag siya ni Kayla. Kulang pa ang nalalaman mo.
para sa pagmumodel. Gusto kong sabihin sa'yo, mas mabuting pag-aralan mo muna bago ka bumalik ulit dito sa kumpanya ko. Sabi ni Kayla. Pero okay naman yun, di ba? Hindi ko kailangan ng model na model lang. Kapag model ka, dapat alam mo kung anong pinapahihwating mo, kung paano mo mahihikayat ang mga tao. Dagdag pa nito. Pagkatapos ng shooting, agad na umuwi si Syra na may baong inis sa dalaga. Sumusobra na siya? Sinusubukan niya talaga ako, ha? Sige, dahil hindi kita aatrasan. Sambit ni Syra. Bigla namang tumawag ang kanyang nobyo na si Erman. Babe, good news. Bungad agad na sabi ni Erman. Ano yun? Yung sikat ngayon na kumpanya, pumayag na maging partner ng kumpanya ni Dad. Masayang sabi ng nobyo nito. Anong kumpanya? Sa Kybert's Company. Isa pa, sikat yung brand nila sa ibang bansa. Nagulat ang dalaga sa sinabi nito. Mas lalong magiging komplikado ang lahat, lalo na at doon siya nagtatrabaho. Hindi pa alam ni Erman na doon siya nag-apply. Pero bigla na lang napangiti ang dalaga nang may pumasok sa isip nito. 5 minutes left. Bakit hindi pa rin dumadating ang may-ari ng kumpanya? Tanong ni Edgar na ama ni Erman. Yun ang araw na kanilang pag-uusap tungkol sa pagkakaisa ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi pa nila kilala kung sino ang may-ari nito. I'm sorry I'm late. Bungad ng isang babae na pumasok sa opisina. Nagulat si Erman dahil ang babaeng kaharap niya ay ang babaeng nakita niya noon sa bahay nila Syra. Ikaw? Gulantang na tanong ni Erman. Anyway, ako nga pala si Kayla Fraga, ang may-ari ng kumpanyang ito. Pagpapakilala ng dalaga. Tumayo naman si Erman at ang kanyang ama para makipagkamay dito. Mula sa araw na yun, pipirma sila ng kontrata bilang tanda na magiging isa ang kanilang kumpanya at magtutulungan para lumago ito. Napakasayang isang batang negosyante ang makakasama ko sa kumpanya. Mukhang marami kang alam kung paano palaguin ang kumpanya dahil tulad ang kumpanya mo, napalago mo ito ng maayos. Sabi ni Edgar kay Kayla. Maraming salamat po. Masaya din ako kayo ang makakasama ko sa trabaho. Ngiting sabi ng dalaga. Matapos ang meeting, agad na silang lumabas sa opisina. Ngunit sa hindi inaasahan, nagkasabay sa elevator si Erman at si Kayla. Naiilang na pumasok si Kayla sa elevator nang makita nitong nasa loob si Erman. Hindi niya nakakalimutan ang araw na pumunta ito sa bahay nila at pinagluto niya ito ng soup. Sino ka ba talaga? Tanong ni Erman. Alam kong ikaw yung babae sa bahay nila, Syra. Pero bakit ito ka ngayon? Dagdag pa nito. Kalimutan mo na yung mga nakaraan. At isa pa, matagal na yun. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa trabaho para mas maging maayos ang takbo ng kumpanya. Sabi ng dalaga. Bumukas naman ang elevator kaya lumabas na ang dalaga. Nakatulala naman si Erman sa dalaga habang naglalakad dito papalayo. Naisip niya na ibang-iba na ito kumpara nung una niya itong nakita. Hindi man sabihin ni Erman na may tinatago siyang pagtingin sa dalaga mula noon. Alam niyang hanggang ngayon nandun pa rin ang pagkagusto niya sa dalaga at hindi niya iyon maamin sa kanyang nobya na si Syra. Good morning everyone! Gusto kong ipakilala sa inyo, Sir Erman Romero. Siya ang magiging manager dito sa kumpanya. Kaya igalang niyo siya bilang manager niyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ni Kayla sa mga empleyado. Pinagmamasdan ni Erman si Kayla nang hindi niya inakala na nakangiti na pala ito. Okay, back to work. Utos pa ng dalaga. Ngunit napansin nito si Erman na nakatingin sa kanya. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Back to work now. Nilihisan lang ito ng dalaga at agad na dumiretso sa kanyang opisina.
hindi maintindihan ni Airman kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman niya para sa dalaga kahit na meron na siyang nobya. Kumusta ang trabaho mo kasama si Airman? Tanong ni Liebert kay Kyla. Nasa isang restaurant silang kumain ng hapunan na sinundo ng binata si Kyla. Ayos naman. Ikaw, kamusta yung araw mo? Pabalik na tanong ni Kyla. May trabaho din si Liebert at bukod kay Airman, kapartner din ni Kyla si Liebert sa negosyo at palagi itong may share sa kumpanya. Eto, medyo stress. Pero ayos lang, nawala din naman eh kasi kasama na kita. Bumalik ulit yung lakas ko. Nakangiting sabi nito. Sira ka talaga? Gutom lang yan. Kumain ka na nga. Patawang sabi ng dalaga at sinubuan ang binata. Sa kahit anong pagod nilang dalawa, bigla yun nawawala kapag magkasama na sila. Kapag nangihina ang isa, lagi silang nandyan para palakasin ang isa't isa. Kaya mas lalong tumitibay ang kanilang pagsasama. Babe! Tawag ni Cyrus sa kanyang nobyo na si Airman. Nakaupo ito sa kanyang office at tila malalim ang iniisip. Lumapit si Cyrus at agad niyakap ang binata. Ngunit, imbis na tugunan nito ang yakap ni Cyrus, agad siyang umiwas at tumayo. Cyrus, bakit ka nandito? Tanong ni Airman. Wala. Gusto lang kitang makita. At saka, masaya ako na matutupad na ang lahat ng mga plano natin kapag nagtagumpay tayo. Mapapasa atin na ang kumpanya na ito. Nakangiting ani ni Cyrus. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa natin, Cyrus. Niluloko natin si Kyla. Ano, para kunin lahat ang pinaghirapan niya? Tanong ni Airman na ikinakunot ng noo ni Cyrus at lumapit kay Airman. Hoy Airman, pumayag ka sa pinagkakasunduan natin. Tapos ngayon, aatras ka? Ano to? Iiwan mo ko sa ere ganon? Pagdidiin ng dalaga. Isipin mo nga, ang laki ng makukuha natin sa kanya kapag nagtagumpay tayo. Dagdag pa nito. Walang nagawa si Airman kundi ang sumunod sa kanyang nobya. Mahal niya ito kahit nararamdaman niyang mahal din niya si Kyla. Makalipas ang mga araw, naging malapit si Kyla kay Airman dahil sa ginagawa nitong pagsuyo sa dalaga at pagpapatawa sa tuwing silang dalawa ang naiiwan sa opisina. Isang gabing, susunduin ni Liber si Kyla, ngunit nakita niyang magkasama ang dalawa at tila masayang masaya ang mga ito. Alam mo, hindi ko akalaing magiging ganito tayo kaklose sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Kyla. Bakit naman? Akala mo ba noon, tulad ako ng ibang lalaki na kayang manakit ng babae? Mukhang ganun na nga. Dagdag pa ng dalaga. Ahem. Isang malakas na igham ang pumukaw sa kanang dalawa. Nakita ni Kyla si Liebert sa pinto, kaya agad itong tumayo at gumiti. Liebert, andito ka na pala. Aalis na ba tayo? Tanong ng dalaga at kinuha ang kanyang bag. Wala namang imik si Liebert habang pinagmamasdan ang dalawa. So paano? Mauuna na kaming umuwi sa'yo. Ingat ka sa pag-uwi ha. Paalam ng dalaga kay Airman. Kilala naman ni Liber si Airman. Ngunit ayaw nito maging malapit sa dalaga. Lalo na at napapansin niyang hindi na bilang kaibigan ang turing niya kay Kyla. Habang nagmamaneho ng sasakyan si Liebert, wala itong imik na hindi tumitingin sa dalaga na ikinapagtaka ni Kyla. Dahil hindi naman ito ang tipo ng lalaki na tahimik kapag magkasama sila. May problema ka ba, Liebert? Ba't parang ang tahimik mo ngayon? Tanong ni Kyla. Ha? Wala naman. Pagod lang siguro. Sambit ng binata. Okay. Tumango-tango na lamang ang dalaga sa sinabi nito. Nga pala, gaano mo nakatagal na kilala si Airman? Tanong ni Liebert.
Mula nung nakilatiya pa ako nakatira, nakikita ko na siya sa bahay. Nobya niya kasi si Syra. Hindi ko lang alam kung sila pa hanggang ngayon. Tugo ng dalaga. Bakit? Wala naman. Mukha kasing nagkakamubutihan kayo agad. Tinignan naman siya ni Kayla habang nagmamaneho. Ikaw talaga? Huwag mong sabihing nagsiselos ka dun. Tanong ng dalaga. Wala akong sinabi. Pagtatanggi ng binata. Sa totoo lang, namumuo ang selos ng binata kay Erman dahil sa mga napapansin niya sa dalawa. Pero may tiwala si Liber kay Kayla, kaya hindi siya dapat mag-isip na kung ano-ano dito. Ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam mo naman sinabi ko sa'yo dati, di ba? Na nagsasama tayo para mabuo natin at mapaghandaan natin yung future nating dalawa. At yung mga selos na yan, huwag mong pairalin yan. Kasi minsan yan, yung nakakasira sa relasyon, di ba? Isa pa, ba't ka magsiselos dun? E mas gwapo ka pa nga dun eh. Hindi kita ipagpapalit dun, no? Mahabang detalye ng dalaga na ikinangiti ng binata. May puntahan nga pala tayo, sabi ni Liebert. Ha? Saan? Basta, relax ka lang dyan. Dinala ni Liebert si Kayla sa paborito nilang lugar noon. Nung mga bata pa sila, doon sila mahilig magpalipas ng oras at doon sila naglalaro. Memorable para kay Liebert ang lugar na yon. Ganun din kay Kayla. Kaya niya dinala doon ang dalaga na nagbabakas sakali siyang maalala nito ang kanilang nakaraan. Wow! Ang ganda naman dito! Namamanghang sabi ng dalaga na makababa na ng sasakyan. Ang sarap ng simoy ng hangin. Napakatahimik. Mukhang magiging paborito ko tong lugar na to ah. Ang ganda! Sabi ng dalaga at pinasyal ang kanyang mga tingin sa himpapawid. Kayla, alam kong ang tagal natin magkakilala at patuloy pa rin ang naghihintay sa'yo. Hinding-hindi ako magsasawa at hindi ako mapapagod na mahalin ka. Mula noon, minahal na kita. Kaya ngayon, hindi ako basta-basang susuko na lang dahil lang hindi ka pahanda. Handa ako makasama ka hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Mahabang sabi ni Liebert habang inabot niya kay Kayla ang isang bukay ng bulaklak. Mahal na mahal kita, dagdag pa nito. Hindi nakaimik ang dalaga sa sinabi ng binata. Nais niyang maiyak, ngunit mas pinili na lamang yung yakapin ng mahigpit si Liebert. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin, Liebert. Mula sa simula, ikaw yung tumulong sa akin. Ikaw yung nagmahal sa akin ng totoo. Ikaw yung nandyan para iangat ako. Kapag pakiramdam ko, nasa bababa na ako. At hindi ko bibiguin ang pagmamahal mo. Sabi ng dalaga na tinignan ang binata. Mahal din kita at sinasagot na kita. Nakangiting tugo ng dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ni Liebert nang marinig iyon. Talaga? Seryoso? Tayo na? Sunod-sunod na tanong nito dahil sa sobrang tuwa. Oo, tayo na! Hindi mapigilan ng binata ang kasiyahan. Agad niyang hinalikan ang dalaga at niyakap ito ng mahigpit. Sa wakas, halos 6 na taon ng paghihintay. Hindi na sayang, sabi ng binata. Salamat dahil nanatili ka sa akin. Kahit sa kabila ng mga problemang kinakaharap natin, nandyan ka pa rin, sambit ng dalaga. Hindi ako aalis sa tabi mo. Pangako yan. Tulad ang pangako sa iyo noon, tutuparin ko yun hanggang dulo. Naging masaya ang dalawa sa kanilang relasyon. Naging mapayapa at walang away na hindi nila inaayos bago matapos ang araw. Ngunit ang bagong akala nila maayos na ang lahat, na magiging masaya na sila matapos ang mga bagay na yon,
biglang nalugi ang kumpanya nila. Dahilan para ituon ni Kayla ang atensyon sa pagtatrabaho para maisalba ang kumpanyang kanilang pinaghirapan. Hindi nila alam na kagagawan ito lahat ni Syrah at ni Airman. Bakit nalulugi ng kumpanya? Bumaba na ang ratings. Napag-alaman ko din na may bagong brand na sumisikat ngayon. Gusto kong kumuha kayo ng sample at ipakita niyo sa akin kung bakit mas sinahangaan ito ng mga tao kaysa sa amoy ng pabango ng kumpanyang ito. Malakas na boses ni Kayla sa kanyang mga empleyado at sekretarya. Kunin niyo rin kung anong sangkap ang ginamit nila sa pabango para malaman ko kung anong meron sa pabango nila. Bakit nila nasasapawan ang kumpanya ko? Dagdag pa ng dalaga. Agad na lumabas ang mga empleyado at bumalik sa kanilang trabaho. Naiwan naman doon si Airman at inabutan ng tubig si Kayla. Kalma ka lang, Kayla. Huwag tayong panghihinaan ng loob sa mga nangyayari. Hindi pa naman nalulugi ang kumpanya at hindi ibig sabihin na bumaba na ang ratings ng kumpanya, malulugi na tayo. Sabi ni Airman at tumayo ito sa likuran ng dalaga habang nakaupo. Hilutin na lang muna kita para naman mawala ang stress mo kahit papaano. Hinilot-hilot ito ang balikat ng dalaga. Hindi naman nakatindi si Kayla dahil gusto din ito ang ginagawa ni Airman. Kapwa na pabalikwas ng tayo si Kayla nang biglang dumating si Liebert. Tinignan niya ng maigi si Kayla at si Airman. Ngunit ayaw niya mag-isip ng masama sa dalawa, lalo na kay Kayla. Pwede ba tayong mag-usap? Pwede naman, nauutal na sabi ng dalaga. Tinignan naman ni Liebert si Airman na tila may gustong sabihin na naintindihan naman agad ni Kayla. Iwan mo muna kami, Airman, utos ng dalaga kay Airman. Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Tanong ni Kayla. Kahapon, bago ako umuwi ng bahay, may pumasok sa opisina mo. Hindi ko nakilala kung sino, pero sigurado akong may kinuha siya sa loob. Mabilis siyang lumabas, kaya hindi ko siya naabutan. Nakita ko na lang ito sa sahig. Inabot ni Liebert ang isang bracelet kay Kayla. Bracelet? Babae ba ang pumasok sa office ko? Tanong nito. Mukhang ganun na nga. I-check niyo sa CCTV ang kuha sa buong araw kahapon. Utos nito at pinagmasdan ng mabuti ang bracelet. Ano naman kaya ang intensyon niya para pumasok sa opisina ko ng palihim? Makalipas ang ilang araw, nakaupo si Kayla sa sofa nang biglang dumating ang kanyang sekretarya. Ma'am, meron na pong impormasyon tungkol sa bagong brand ng kumpanya na lumilitaw ngayon. Positive po yung mga ingredients na ginamit nila tulad ng ingredients natin. Saad nito, napatayo naman ang dalaga dahil sa gulat ang marinig niya iyon. Ano? Paano nangyari yun? Tanong nito at lumapit sa sekretarya. Ito po yung ibang impormasyon. Alamin niyo kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sino ang may-ari ng kumpanyang to at kung paano niya nalaman ang mga sangkap. Inis na sabi ng dalaga. Paglabas ng sekretarya, agad niyang tinawagan si Liebert. May kailangan kang malaman. Tama ang sinabi mo. Yung pumasok sa opisina ko, maaaring isa siyang spy na nagmamanman sa kumpanya natin. Nakuha nila yung ingredients na pabango at unti-unti na nila tayong nadadaganan. Hindi to pwede. Kailangan nating malaman kung sino ang gumagawa nito. Sabi ng dalaga kay Liebert na nasa kabilang linya. Hindi naman alam ni Kayla na nasa labas ng pinto si Syrah at nakikinig sa pinag-uusapan nila. Hindi mapakali si Kayla. Ginawa niya ang lahat para mapalago ang kanyang kumpanya at ang sarili niyang sangkap para sa produkto. Kaya hindi siya papayag na maagaw na lang ito ng iba. Inalam nila ang lahat at pinag-ipon-ipon ang mga impormasyon na kanilang nakukuha. Kailangan din nilang mahanap kung sino ang may-ari ng bracelet para malaman nila
kung sino ang nag-utos dito. Alam na nilang ninakaw ang sangkap ng perfume nila, pero hindi pa nila alam kung sino ang nasa likod nito. Kaya ano pang hinihintay natin? Gumawa tayo ng paraan para hindi tayo mahuli. Sabi ni Syra kay Airman. Syra, hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa natin? Tanong ni Airman. Bakit naman ako makukonsensya? Deserve ko to. Nakita mong lumago na ang kumpanya at tayo na ang nangunguna sa kanila. Pero alam mo namang mag-partner kami ni Kayla sa kumpanya. Kapag bumagsak ang kumpanya niya, bagsak din ang kumpanya namin. Huwag ka mag-alala dahil umaangat naman ang kumpanya ko. Mapagmayabang na sabi ni Syra. Mula na nakawin ni Syra ang ingredients ng perfume ni Kayla, biglang umangat ang kumpanya ng kanyang tiya na noon ay nalugi na. At ngayon, pinalitan ito ng bagong pangalan at ginamit ang sangkap ng perfume ni Kayla. Meron kaming nakitang litrato. Tignan mo to. Sabi ni Liberty kay Kayla at pinakita ang isang litrato ni Syra. Anong ibig mong sabihin? Masdan mong mabuti ang suot niyang bracelet. Parehong-pareho sa bracelet na nakita ko. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kayla, niluloko ka ni Syra. Sabi ng binata. Akala ko, nagbago na siya. Hindi ko akalaing magagawa nila ito sa akin ulit. Sambit na lamang ng dalaga. Kailangan nating itong pigilan habang maaga pa. Dahil pag nagkataon, baka tuluyan na sa atin maagaw ni Syra ang lahat ng pinaghirapan mo. Napaisip ang dalaga sa sinabi ng kanyang nobyo. Tama ito, hindi niya dapat basta-basta sukuan ang mga pinaghirapan niya noon. Agad silang kumuha ng tao magmamanman kay Syra kung ano ang mga ginagawa nito at doon nila napag-alaman na kakampi pala nito si Airman. Labis ang galit ng dalaga dahil pati ang isip ni Airman ay nalaso ni Syra. Nasa parking lot si Kayla nang lapitan ito ni Airman. Nagmamadaling pumasok si Kayla sa sasakyan. Ngunit agad na hawakan ni Airman ang kanyang kamay. Sandali, Kayla, may gusto kong sabihin sa'yo. Sabi nito at hinawakan pa ang dalawang kamay ng dalaga. Pinagbasda nito ang kanyang mga mata na tila ay may gustong iparating. Kayla, gusto kita. Alam kong maling gustuhin kita, pero hindi ko mapigilang mahalin ka. Mahinang sabi nito. Pasensya na, Airman. May boyfriend na ako. At ayoko na ulit magpaloko sa mga manluloko. Sambit ni Kayla at binawi ang kanyang kamay. Alam kong wala akong laban dahil may pinagsamahan na kayo ni Liberty. Pero wala na ba talaga akong magagawa para makuha kita? Tanong ng binata. Napailing-iling ang dalaga at inabot kay Airman ang isang envelope na may lamang mga litrato. Ano to? Tignan mo. Para malaman mo, sabi ng dalaga at agad na binuksan ito ni Airman. Laking gulat niya nang makita ang maraming litrato nila ni Syra. Ano to? Bakit mo to pinapakita sa akin? Alam mo namang girlfriend ko si Syra, di ba? Tanong ng binata. Alam ko, pero ang hindi ko maintindihan kung bakit pati ikaw kailangan mo akong lokohin. Ano bang ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ko ginaganito? Bakit hanggang ngayon, patuloy niyo pa rin ako niloloko? Masaya ba kayo na nakikita akong nahihirapan? Tanong ng dalaga. Hindi kita maintindihan, Kayla. Ano bang sinasabi mo? Tanong ni Airman. Huwag ka na magkaila, Airman. Alam kong kasabwat ka ni Syra sa pagnanakaw ng perfume ng kumpanya ko. Alam kong gusto niyo akong ibagsak. Sambit ni Kayla. Hindi ko yun ginusto at hindi ko yun gagawin dahil partner mo ako sa kumpanya, hindi ba? Tama na, Airman. Alam ko na ang totoo. Tinalikuran ni Kayla ang binata. Ngunit nagsalita ang binata dahilan para mapatigil ito sa paglalakad. Oo, inaamin ko
alam ko ang mga ginagawa ni Syrah at kasama ako doon. Pero pinilit ko siyang kumbinsihin na huwag niyang gawin yun. Pero hindi siya nakinig sa akin. Dahil mahal ko siya, tinulungan ko siyang nakawin ang sangkap ng perfume na ginawa mo. Pero hindi ko yun ginusto. Paliwanag nito. 15 years ago, nawala mga magulang ko. At sa kasamaang palad, nadiskasya ako at nagkaroon ako ng amnesia. Nakalimutan ang lahat na masasayang pangyayari sa buhay ko. At tanging ang masasakit lang na alaala ang nanatili sa akin. Hanggang sa kinuha ko nila Tia, naging miserable ang buhay ko doon. At biglang dumating si Liebert para tulungan akong makalaya sa mga kamay nila. 5 years ago, pinilit kong maalala kung sino ako. At napag-alaman ko ang lahat, naisip kong gumawa ng isang bagay na manatili sa akin kung sakaling mawalan ako ulit ng alaala. Isang bagay na magpapaalala sa akin ng mga nakaraan at magagandang alaala ko. At ang pabango na yun ang ginawa ko bilang tanda ng mga masasayang alaala ko sa mga nakaraan at tanda ng bagong panimula ng aking buhay. Mahabang detalye ng dalaga at hinarap ang binata. Alam mo ba kung gaano yun kahalaga para sa akin? Yun ang nagpapaalala sa akin sa aking mga magulang at sa isang taong palaging nandyan para sa akin. Dagdag pa nito. Hindi ko sinasadyang gawin yon. Sambit na lamang ng binata. Napagpasyahan ni Erman na isuko na kay Kayla ang lahat dahil alam niyang wala naman din siyang laban dito at hindi niya rin gusto na gawin iyon kay Kayla dahil ayaw niya rin itong nakikitang nahihirapan. Binuking ni Erman si Syrah dahilan para magalit ang gusto sa kanya si Syrah. Nag-file lang kaso si Kayla kung hindi ibibigay ni Syrah sa kanya ang mga ninakaw nito. At dahil sa pagmamatigas ng ulo ng dalaga ay walang nagawa ang mga pulis kundi daputin siya at kasuhan ng pagnanakaw. Sa wakas, natapos din ang lahat, sambit ni Liebert. Sana nga, ito na ang wakas dahil pagod na akong paulit-ulit na lang niluloko, tugo ng dalaga. Huwag kang mag-alala, wala nang sinumang maluloko sa'yo. Nakaupo sila sa harap ng sunset at pinagmamastan ang mga ibon na masayang nagliliparan. Alam mo, may isang babae akong minahal noon, nag-iisang babae na bumuo ng buhay ko. Nagpasaya sa akin at higit sa lahat nakasama ko sa lungkot at bigati ng buhay ko. Pero iniwan ko siya at hindi kami nagkita. Makalipas sa mga taon, hinanap ko siya at hindi ko akalain na darating ka sa buhay ko at napagtangtong ikaw yung babaeng hinahanap ko, sambit ni Liebert. Alam mo ikaw, hindi ka pa rin nagbabago. Mula pagkabata, lagi mo na akong nililigtas sa kapahamakan, sabi ng dalaga. Pasensya na Liebert kung itinago ko sa'yo ito. Alam kong alam mo na ikaw yung tinutukoy ko. Mula nung pagkabata natin, hindi mo ako iniwan. Sa lahat ng oras, lagi kang nandyan. Nakalimutan lang ang isip ko, pero hindi ang puso ko. Nanlaki ang mga mata ng binata matapos niyang marinig iyon. Naalala ko na yung mga araw na ikaw ang kasama ko mula ng mga bata pa tayo. Alam kong ginawa mo ang lahat ng ito dahil sa akin at sa mga magulang ko. Nalangako ka na hindi mo ako papabayaan. Dagdag pa ng dalaga. Pero iniwan mo ako noong mga panahong mas kailangan kita. Tumingin ito sa binata. Pero bumalik ka at ikaw ang humila sa akin pataas. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo. Kundi dahil sa iyo, wala ako dito at siguradong hawak pa rin ako sa leeg ng tiya ko. Niyakap ito ng binata at hinalikan sa noo. Mahal na mahal kita, Kayla. Kaya hindi ko magagawang hayaan ka na lang sa tiya mong inaabuso ka. Nangako akong aalagaan kita. Hinaplos nito ang pisngi ng dalaga at tinitigan ang kanyang mga mata. Mamahalin at hindi kita hahayaang masaktan ulit ng iba.
Dagdag pa nito at dahan-dahang hinalikan si Kayla. Lumipas ang mga panahon, nagkaroon ng kambal ng anak si Kayla at si Liebert. Namuhay sila ng mapayapa at buong pamilya. Lumago din ang kanilang kumpanya. Habang si Syra at si Irma naman ay kinaawaan nila at pinalayo na lamang sa bansa na kahit kailan ay hindi sila pwedeng lumapit sa kanilang pamilya. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Liebert at Kayla. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.